Lahat tayo mga alipin na Allah subhanahu wa ta'ala ay dumadalas ng pagsubok. Bawat isa sa atin ay dumadalas tayo ng pagsubok kapatid sa pananampalataya sa atin. Ang fitna ay nandito na sa ating pamilya, sa ating mga sarili, sa ating mga kapatid. So, ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang unang binanggit ng Propeta Muhammad, "Badilu bil a'mal, magparami kayo ng gawain mabubuti." Badilu bil a'mal, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, magparami kayo ng gawain mabubuti kapatid sa pananampalataya ng Islam. Fadan na makita rin ngayon yung mudrim. Dahil darating ang pagsubok ang pita sa bawat isa sa ating mga lipin ng Allah sa kailaliman ng gabi, sa kadiliman ng gabi mga lipin ng Allah na hindi mapapansin ng bawat isa sa ating mga lipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fitna, pagsubok sa bawat isa sa atin. Pamilya natin, sarili natin, asawa natin, anak natin, nanay, tatay natin mga lipin ng Allah. Ito na yung pagsubok mga kapatid sa pananampalataya ng Islam. Higit sa lahat kapatid sa pananampalataya Islam ang matinding pagsubok na ibibigay niya Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin ay ang kayamanan ng mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kayamanan ng mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito, nagsasakitan, nagpapatayan, nagsisiraan ang parang isa sa kapatid sa pananampalataya Islam. Wala nang pakialam ang mga Muslim ngayon. Kung ating titignan, wala nang alipin ng Allah. Kapag nakuha nila ang kayamanan, kapag binigyan ka ng mga pira ng Allah, kakalimutan mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Totoo? Ito yung katotohanan na tanggapin ng bawat isa sa atin. Isang hadith, at sana ang hadith na ito ay magbibigay ng aral sa bawat isa sa ating mga lipin ng Allah. Magbibigay ng aral sa bawat isa sa ating kapatid sa pananampalataya ng Islam. Ang Abi Hurairah, radiyallahu anhu, إِنَّ ثَلَاثَةَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَأَ وَأَعْمَى أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا مَنْ يَتَّقِ kapatid sa pananampalataya Islam sa Bani Israel na sinusubukan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ang tatlo nito ay may karamdaman ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tatlo nito ay may karamdaman subalit sinusubukan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinusubukan sila ni Allah. Fatal abra sa fakal, unang lalaki na nilapitan ng isang malaika. Ito yung lalaki na kung saan mayroon siya sakit sa kanyang balat, pangalipin Allah subhanahu wa ta'ala. Fatal abra sa fakal, ay yushay na habbo ilay, sabi ng isang ali, isang malaika o isang angel, anong bagay ang gugustuhin mo? Anong bagay ang gugustuhin mo? Qala lawnun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu anni alladhi qad qadara an-nas fama sawfa dhahaba anhu qadarahu wa aqa lawnun hasanan wa jildan hasanan qala fa ayyu al-mal ahabbu ilayhi. Hinapos ng malaika ang kanyang balat kapatid sa pananampalataya Islam hanggang sa kagandaban ng alipin ng Allah, bumaling ang kanyang sakit mga kapatid sa pananampalataya Islam. At sabi ng angin, anong kayamanan ang gusto mo, unayos mo? Ang sabi ng tao ito mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, al-idl, kala al-baka, syakul rawai, papa, naakatan hasyara, papala, barakallahu lama fiha. Sabi niya, gusto ko ng kamilyo, o kaya, baka, subalit pinagkalupan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng kamilyo na buntis kapatid sa pananampalataya Islam. At ang sabi ng angel, barakallahu lama fiha, naway pagpaparakating ni Allah subhanahu wa ta'ala ang biyaya na ipinagkalupan sa iyo. Unang lalaki kapatid sa pananampalataya Islam. Pangalawang lalaki kapatid sa pananampalataya Islam, paatan ang ama at pakala, ayu shayin na habu ilay.
Pauna na lang eh, na pinuntahan ng malaika, ito yung may sakit sa kanan. Pangalawa, ito yung hindi na tumutubo ang kanyang buhok mga kapatid sa kanan ng mga Kristiyano. Tulad ng hinihingi niya sa unang taong kalit ng Allah, pinagkaroon sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala at pinagkaroon siya ni Allah ng bata o yung bata kapatid na buntis at ang sabi ng malaika, naway pagpapalatating ni Allah subhanahu wa ta'ala ang biyaya ay pinagkaroon sa iyo. At ang pangatlong lalaki kapatid sa kanan ng bata ng Islam, ito yung bulat ng alipin ng Allah. Sabi ng malaika na angel, ano ang gusto mo? Ang sabi ng bulat na ito ng alipin ng Allah, gusto mong ipagkaloob sa akin ni Allah na ako'y makakita muli. At ang sabi ng alipin, ano gusto mo tayawanan? Ang sabi ng bulat na ito, gusto mo ng kambing utupa. Pinagkaloban siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na ang lupang ng alipin ng Allah na buntis kapatid sa kanan ng bata Islam. At ang sabi ng angel, barakallahu laka fiha, ipagkakaloob na huwag ni Allah o pagpaparakatin na huwag ni Allah ang biyaya na ipinagkaloob sa iyo. Dumating ang ilang taon kapatid sa pananampalatay Islam, ang malaika na ito ay nataano tulad ng mga sakit na minun sila dati kapatid sa pananampalatay Islam. Unang pinuntahan niya kapatid sa pananampalatay Islam, yaong tao may sakit sa balat ng alip ng Allah. At ang sabi ng nila ito, ako ay humingi sa iyo ng tulong para nang sa laman na ako ay makakarating sa aking pangunan. At ang sabi ng tao na ito, na pinagkalugan ang biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakarami mo namang hinihingi. Napakarami mo namang hinihingi. Ang kayamanan na meron ako, ito ay nanggagaling sa aking mga niluno. Subalit sabi ng angel, sino man ka? Ikaw yung tao nagkaroon ng sakit noon at pinagkaluban ng Allah subhanahu wa ta'ala na magpapagaling at pinagkaluban ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan mo ang pintong ito kapatid sa pananampalatay Islam. Kapag ang tao ay binigyan ng biyaya ng Allah, karamihan sa akin, nakakalimutan niya ang humingi ng pasasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bawat isa sa ating mga kaibigan, mga kaibigan ng Allah, sa bawat sujud ng bawat isa sa atin, nakakahiyak kaya tayo na nakakahingi tayo ng pakasalamat kay Allah sa mga biyaya na pinagkaroon sa atin. Subhanallah, tanungin natin ang katanungan na ito, sarili mismo natin ang makakasagot nito. Sa bawat grupo, sa bawat sujud natin, mga kaibigan ng Allah, nakakahiyak ba tayo na tayo ay nakahingi ulang pakasalamat sa mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala? Eh, di ba marami sa atin kapag may dumating na biyaya, nakakalimutan natin si Allah subhanahu wa ta'ala? Huwag kang itanggi sa mga sarili. Yun ang katotohanan. Lalo na yung mga tao, pinagkaroon ng maraming kayamanan at hindi na nilalala si Allah. Lalo na yan, nakakuha ng kanyang pansin sa mga bundong bagay ng mga lipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mayroon pa yung mga ibang tao dyan, mga kapatid natin, na kung saan, na dahil sa kayamanan na ito, nagsisiraan sila, nagsasakitan sila, hanggang sa dumating sa punto, nagpapatayan sila. Subhanallah. Pangalawang tao na pinuntahan ng malaika, yung tao, kayo at hindi na siya ay kinutukuha ng buhok, ganun din. Ang sinasabi ng mga kapatid sa pananabad, tulad ng sinasabi ng mga tao na alim, ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng tao, unang sinasabi ng alim ng Allah, siya binigyan ang tubong kapatid sa pananampalatay Islam. Ang sabi ng tao ko, yung malaika na yun, na nagaan nyo, tulad ng mayroon sa sakit mo, mga alipin ng Allah, ang pira na ipinagkaloko, ang yaman na ipinagkaloko sa inyo, ay yan ay ang gulat ay pasulahan ng buwan na. Halallah. Marami sa atin kapag nagduwa, Ya Allah, kapaluban mo ako ng Mercedes Benz. Ya Allah, kapaluban mo ako ng ganito. Ya Allah, kapaluban mo ako ng ganito. Ang lakas ng loob natin kapatid sa pananampalatay Islam. Ito, ang dua, ito ay puro sa Islam mga kapatid sa pananampalatay Islam. Subalit huwag natin sana kalimutan mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na lahat ng biyaya na dumating sa bawat isa sa atin, yan ay nagmula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan natin ang isang tao na may kapansanan, siya ay dulot mga kapatid sa pananampalatay Islam. Siya ay dulot mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dumating sa kanyang malalika. Ang sabi
kanyang malayaan ng malayka, ako ay isang manlalakbay at ako ay naubusan ng pira. Humihingi ako ng tulong para marating ko ang aking parangalan. Hanallah. Ano ang sabi ng tao bulaklak eh? Na kung saan pinagkarubad ni Allah na siya'y makakita at pinagkarubad ng biyaya ni Allah? Ano ang sabi niya? Katotohanan, ako dati ay isang bulak, subalit pinagkaloob sa akin ni Allah na ako'y makakita muli. Ako'y dati ay walang kayamanan, subalit ako'y pinagkarubad ng isang kupa na buntis at yun ay dumami. Ang sabi ng tao bulak na itong kapatid sa kanilang bata Islam, o ikaw na manlalakbay, kumuha ka sa lahat ng iyong gusto mo rin. Dahil yan natamasa ko ngayon, yan ay nagbulak kay Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Itong tinatamasa niya kapatid ay nagbulak kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi ng kumuha ka sa kung ano man ang gusto mo. Yan ang manlalakbay. Tingnan natin kapatid sa kanilang bata Islam, ang kwento na itong mahalin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang matutunan nating aral? Ang hadith na ito ay muttafaqun alayh. Ito ay niriwayat ni Bukhari at ni Muslim kapatid sa pananampalataya Islam. Sahih ang hadith na ito, mga lipin ng Allah. Sana ang hadith na ito ay magbibigay ng aral sa bawat isa sa ating mga lipin ng Allah. Una, ang sakit at ang lakas natin, ito ay pagsubok sa bawat isa sa ating mga lipin ng Allah. Kung tayo ay nagkaroon ng karamdaman, ito ay pagsubok sa ating mga lipin ng Allah. Subalit marami sa mga tao na kung saan dalawang biyaya at hindi binigyan ng kahalagahan ng maraming mga tao. Dalawang biyaya at hindi binigyan ng karamihan ng mga tao. Kaya sabi ng Rasulullah sa mga alistan, Ni'matan makunod fi matatirong minanas as siha wal fara. Dalawang biyaya, sabi ng Rasulullah sa mga alistan, na hindi binigyan ng kahalagahan ng maraming mga tao. Ito yung siha. Ito yung wala tayong sakit. Maayos sa pakiramdam natin. Walfara, ito yung wala tayong ginagawa ang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan natin kapatid sa pananampalatayang Islam, doon lamang natin malaman kung gaano mahalaga ang ating kalusugan, mga lipin ng Allah, kapag ikaw ay nakakaramdam ng sakit kapatid sa pananampalatayang Islam. Kapag ang isang tao ay mayroon ng sakit, doon niya maalala kung gaano mahalaga ang kalusugan kapatid sa pananampalatayang Islam. Mga lawan, mga lipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kahirapan, pagsubok sa ating Allah subhanahu wa ta'ala, sana ang kahirapan ay hindi ito magiging dahilan upang tayo ay maghina sa pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakus! Ito yung magigitaan upang magpursigin tayo sa pagkawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, kapatid sa pananampalataya Islam, ang isang tao mayaman mga lipin ng Allah ay pagsubok din sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya Islam. Dahil marami sa mga kapatid natin na mayayaman at mayroong pira na kung saan ay hindi sila nagbibigay ng sarap ang mga lipin ng Allah. Sila ay napakatatal dumubot sa kanilang mga bulsa upang ibigay doon sa mga kapatid natin na mayayaman mga lipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ha? Ito yung katotohan ng mga lipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangapat, mga lipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo na mayroong kakayahan na magbigay ng tulong doon sa mga kapatid na niniskin, sa mga kapatid na nangangailangan, huwag tayo magdadalawang isip at tumulong mga kapatid sa pananampalataya Islam. Dahil ang pagtulong dito kapatid sa pananampalataya Islam, dito ay napakalaking pagbala, inshallah ka. Naway kapatid, ang hadith na ito ay magbubukas sa puso natin upang tayo ay gumawa ng maraming pag-ibarat ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akulu qawli hadha wa astaghfirullahi wa lakum wa lisaalil muslimin min kulli dhanbin. Wa astaghfiruhu innahu